kami ang first ay saparadong lababo. Mainit na tubig, yes, di ba? Yes, oo. O ginagawa niyo yan. So, bubuhusan natin yan na mainit na tubig. Pabot nga, Chef. Ayan. So, pagka binuhusan mo yan na mainit na tubig, Chef, matatanggal dyan yung mga naipong mga mantika, ganyan yung mga namuong sebo. Kaya kapag binuhusan mo yan ng tubig, tuloy-tuloy na yan. Pero alam niyo ba na bukod dyan sa mga sebo, may mga molds yan, may mga lumot na dyan sa drain. Kaya kahit buhusan mo yan na mainit na tubig, mainit yan, Chef. Mainit, hindi pa rin matatanggal yung mga molds. Yan. So, ang gagawin natin, ito ko yung mga tips na napakadaling gawin sa bahay. Pabuhusan mo ng kalahating basong suka. Kalahating basong suka. Ayan. Oo. Ayan. Tapos pagkalipas ng ilang minuto, saka mo buhusan ng mainit na tubig yan. Bongga na yan. Wala na yung mga molds dyan. Ayan na. Wow. Oh, tuloy-tuloy na. Wala nang bara. Oo, ganun. Alam ang mo yan, galing, ha? Ganun lang kadali, kadali yun? Ganun lang kadali? Nakapagpaskin na nga ng tubero doon sa puno. Ano gagawin ko? Call Alex. Oo, alam nyo, hindi lang yan ang gamit ng suka. Alika, mayroon pa tayo mayroon pa tayo. Mayroon pa tayo dito. Tama yung inyong damit. Damit, oo. Namandyahan yan. Ito. Pwede nyo yung gamitin na parang bleach yung suka. Yan, lalagyan mo lang dyan. Yan. Ibababad mo lang yan ng mga 30 minutes. Matatanggal na yung pinakamansya nung nakalagay sa damit. Lalo na kapag ang damit yung puti. Yes. Oh. So, dapat sa tsaka makukusutin na gano'n. So, kapag decolor siya, hindi naman yata mamamansya. Wag naman. Usapan na nilang suka. Yung bata pa ako, naalala ko yung lulo ko. Yung lulo ko, walang sinabi sa lulo mo. Yung lulo ko, kapag may lagnat ako, naalala ko, yung medyo may lagnat na medyo masama katawan, yan ang ginagamit. Parang panglagay sa... Pinangihila mo sa'yo? Sa ulo, sa... Lalagay sa kasukasuhan. Basang ban, limbo. Yan ang inihilot, yung tawag niyan, yung pinapahit. Ayan. Hindi ka mang mangangamoy paksiw? Hindi naman. Dati nang paksiw amoy. Hindi totoo yan. Amoy chicharon lang. Ay, ikaw, Alex. Tsaka balita ko, ang suka rin daw ay pwede rin siyang pang-shine ng sapatos? Oh, syempre. Oh, can I try? Yes, yeah, tsaka ng bag? Bag. Leather bag. Leather good. Yan. Pero paano yun, Mary Susan, after na ipahid yan sa ating leather shoes, sa ating leather bags, puhugasan ba natin? Hindi. Hayaan mo lang siya. Let it dry. Sabi nga, let it go. Ganon. Let it dry. Punasan mo na lang ng tuyong tela. Ayan. Kung nga, no. Nagsishiny yung sapatos. Diba? Alam mo kagandahan dyan, Donita, Mary Susan, no? Gladys. Yes. Ang gagandahan niya para antibacterial siya. Check na hindi lalapit yung mga insekto. Bacteria dyan, takot dyan ng bacteria. Nila-acid. Acidity nito, kaya patayin lahat ang mikrobyo, whatever. Yeah, wala na ang muyan. Ang galing. Pwede rin itong panlinis ito sa salamin, ha? Itong suka. Kasi nga nung nasa bahay ako, ito yung bintana, halimbawa. Ayan na, bintana. Punasan lang natin sa labas, at saka ayan. Yun. Magaling yan pag ano, lilinis. Yan pala yung nangangawi pag naglilinis yung tatay ko dati. Pwedeng-pwede rin po ito ilagay sa kagat ng lamok o insect bites ng ating mga anak. So ganito lang po yan. Mawawala yung talaga? Kate. Yung kate. At saka yung pamamantal. Mawawala yung insect. O yan, ganyan. O kunyari si chef yung nakagat. Ayan. So ito. Mami, ayan dito. Ayan. Dito pa, sa likod. Ganyan. Lalagyan lang natin. Nagkaroon dito. Nagkaroon dito. Ano ba to? Ayun. Medyo nagkaroon dito. Ayun. Oo. Diba naman? Kung nanay naman, may mga nagpapa-nail polish po, pampatibay po ito ng ating nail polish. Paano? Una munang ilalagay, syempre, na may suka, ganyan ano? Din. Yes? Itong ating kuko, ayan. Wow! Tapos, bago natin ipapahid yung ating nail polish. Ayan. Ang daming gamit pala niyan. Para tumagal. Yes, para tumagal. Oy, ba yung ating maganda yan. Gusto kong sayo. Gamitin yan sa akin. Ikaw di, ano sa'yo? Ako, ginagamit ko yung suka pag ano, medyo may sipon or may ubo. Uh-huh. So kapag meron kang sipon, ang gagawin mong yung one part suka to one part honey. So honey. Sabihin nun, kunyari 1/4 cup honey, 1/4 cup din na suka, okay? Wow! Tapos, ang gagawin mo ay syempre ihahalo mo. And then, iinumin mo yung ano, isang kutsara. Isang kutsara na may honey, na may suka. Pwede siya up to 6 times a day. Para magkaroon ka ng mas malakas na resistance sa sipon. Pero bawal ito sa mga batang 2 years and below. Kasi so hindi nila 5 years old, 3 to 4 years up on 2 years old. 2 years old. Ngayon naman, kung meron kang ubo, pwede kang gumamit ng isang teaspoon of suka dito sa tubig and then gagamitin mo ang pang... Ina, pang bumog. Ewan ko sa'yo. Ayun, ganun. Ewan ko sa'yo.